ating pag-uusapan for today is ang aking weight loss journey. Maraming nagre-request nitong videong ito. At ayan. So, nagtanong ako sa aking Instagram account kung gusto nyo nga gumawa ko ng weight loss journey vlog ko. So, mapapakita ko dyan. Ayan. Merong 90 ko na nagkakamali. 90 na nag-yes para sa weight loss journey vlog. Matagal ko nang gusto sanang gawin. Kaso, hindi ko magawa-gawa dahil hindi ko pa nakukuha yung aking goal weight. Mamaya, sasabihin ko kung ano talaga yung first goal weight ko and kung ano na yung weight ko today. So, makikita nyo naman din sa ating title sa ibaba. So, without further ado, let's begin! So, before pala tayo mag-umpisa is disclaimer lang, no, na hindi po ako dietitian or nutritionist or whatsoever. This is just my experience, my personal experience, my weight loss journey na gusto ko lang i-share sa inyo. So, ayan, para makapagbigay lang ako ng konting tips or basta para gusto ko lang i-share sa inyo yung aking pinagdaanan or yung aking ginawa para makamit, para makuha yung aking goal weight. Story time muna tayo ng kahit konti. So, bakit ba ako nagpapayat or ganito na ba talaga yung katawan ko ever since? So, number one, nabully kasi ako. Actually, ever since I was a kid. So, ayan. Ako talaga yung majubis ng family. Talaga. Talagang gustong-gusto nating kumakain. So, ayan. So, ever since bata, naka-experience tayo ng mga, alam niyo yun, mga criticism na pabiro, na, you know, sa mga friends, family, sa relative. And then, last year ko sa college, fourth year college ako sa Pilipinas, meron akong event na inattendan. And then, meron akong kasama. Although, medyo close kami. Pero not totally close. Alam niyo yun, yung talagang nakakabiruan nyo, na talagang totally friend nyo na, ganun. So, meron siyang sinabi in front of many people, no? Take note, in front of many people, nung biruan niya eh, tapos bigla niyang sinabi na, bakit nga, nariinig? Bigla niyang sinabi na, wala ka naman leeg. Huh? Sabi niya, girl, hi daw, sabi na leeg ko. Char, hindi. Yan talaga yung mga words na sinabi niya. Lagay natin dyan. Sabi niya, wala ka namang leeg. Sabi niya, so ako naman si ate mo girl na parang, oh my gosh, shoot. Yun, parang that's my wake-up call. Na parang, syempre napahiya ako sa mga tao. No? Tapos, to think na, babae ka, girl, sana medyo nagpreno ka man lang sa, you know, sa words na ginamit. Pero, siguro kung plastic tayo or di naman siguro kayo maniniwala ko sabihin ko hindi ako na-hurt. Parang yun na yung naging wake-up call ko talaga na, uy girl, majubis ka na talaga and you have to do something para for your health and at the same time, syempre, para hindi ka tignan siguro or hindi ka i-down ng mga tao nakapaligid sa'yo para wala silang maging pass to bring you down, to make you feel bad because of your body or because of your, you know, yung itsura mo kabuuan. Thank you kay ate mo girl. Ayan. Na nagsabi sa akin na wala akong leeg. Kasi napatunayan ko, nandiyan lang siya. Nandiyan lang siya. Nagtago lang siya ng mga 20 years. At ngayon, nag-decide na siyang magpakita. Nandiyan naman siya. So, ayun na nga. My very first ginawa para makapag-lose ng weight is I cut out all the carbs. Carbs meaning rice, pasta, bread, biscuits, oatmeal. So, although minsan, nag-oatmeal din ako, ganyan. Pero, yung rice talaga, yun yung unang-una kong tinanggal sa pagkain ko. Hindi talaga ako kumain ng rice. And until now, minsan, kung kailangan, or hindi, kapag kunwari sa sushi, ganyan, yan, dun ako kumakain ng rice. Rice talaga is number one, kahit sinong magsasabi sa inyo
na mga pagtatanungan nyo kung paano magpapayat nyo, siguro ang unang-una sasabihin is, kung hindi alisin totally, bawasan. Bawasan yung rice. Meron naman kasing mga alternative sa rice. Nandiyan yung cabbage rice or broccoli rice. Yung mga ginagrind mo talaga. So, yun. Ako, hindi na talaga ako nagra-rice. Wala, okay na. Okay na ako nang walang rice. Hindi na ako parang, pag may rice, ayan, ayan na yung rice. No. Pero, ang number one enemy ko talaga is sweets. Oh my gosh. Talagang chocolates, Nutella. Ayan, my gosh. Yun. Yun talaga ako napapasobra. And, alam nyo ba na hindi yung taba eh, hindi yung nagpapataba sa atin, kundi ang sugar. Number one talaga na madami talagang sugar is ang rice. So, kaya yun talaga yung unang-una kong tinanggal. Sunod yung pasta, hindi naman kasi ako masyado din, lalo nung nasa Pilipinas ako. Pero bread, oh my gosh, yan, tinapay talaga. Dahil mahilig ako sa sweets, siguro gano'n na rin, mahilig ka na rin sa pastries, no? Yun, talagang hilig ko talaga yun. Tinanggal ko talaga yung rice. So, yun. Number one is, tinanggal ko yung rice. And, number two sa ating list, ay workout. Ayan, exercise. Ano ba yung mga workout ko? Ayan, Simple Pinay, Chloe Ting. Ayan. Yun talaga yung mga nakapag tulong sa akin. Yung mga beginner workouts, yung saktong pagpawisan ka lang. Niniwala ako na hindi lang puro diet talaga eh, yung pag-lose ng weight. Kailangan mo din talagang magpawis. So, sinabayan ko ng exercise. Although, merong mga nakapagpapayat din na hindi sila nag-exercise. Ang oras kasi ng workout ko noon is hapon talaga, mga alas 3, alas 4 ng hapon sa Pilipinas. So, syempre, di ba, ang init-init doon. Kaya talagang tagaktak talaga yung pawis ko. Talagang nagsiselfie pa ako. At sinesend ko yun sa aking best friend, kay Lady or kay Jessica. Ayan, sinesend ko yung mga picture ko sa kanila habang nag-workout ako, na talagang pawis-pawis ako. Pero malaking tulong talaga yun na pinagpapawisan ako. And yun talaga yung oras ng pagpapapawis ko, hapon, alas 3 ng hapon or 4 p.m. And then, bago ako mag-workout, natutulog muna ako. Tinutulog ko muna yung mga 12 to 2 and then 2 to 3. Yan, parang kinukondisyon ko na yung sarili ko na mag-workout ako mamayang alas 3 para meron akong lakas din before mag-workout. And kapag nag-diet ka and workout, ako kasi na-experience ko yung unang-unang araw ko mag-workout, talagang nahilo ako. Talaga, sabi ko nga sa kaibigan ko, kay Lady, na nagdidilim yung paningin ko. Talagang nahilo talaga ako. So, ganun lang yon sa umpisa. Pero, pag nasanay na nga yung katawan mo, talagang makaka-cope up naman. And, ang ating third sa list ay fasting. Ang start ko ng fasting is, kung hindi ako nagkakamali, 16-8. Parang yun yung pinaka-basic or pinaka-good for beginners. 16-8 ang unang-una kong naging fasting. So, 16 hours kang hindi kakain, kasama na dun yung pagtulog mo, and 8 hours kang pwedeng kumain. So, nag-start ako kasi mag-diet nung quarantine. Tapos, mag-isa pa ako sa bahay. So, talagang wala akong pinagluluto, wala akong kasamang kumain. So, parang hindi na rin ako ginaganahan kumain. Ganon. Parang ganon. Kasi wala namang nagpo-push din sa'yo na kumain. So, siguro dahil isa din yun sa nakatulong sa'kin. And then, napansin ko na dahil nga wala akong kasamang kumakain, naging na siyang 23-1 or yung 1 meal a day. So, ayun. Yun yung pre-practice ko talaga. And until now, yun ang ginagawa ko, 1 meal a day pa rin ako ngayon. Or minsan, nakaka 2 meals a day ako. Kapag, hindi naman every day, pero pag kunwari gutom ka, gano'n. Kasi ganito talaga, minsan ko na lang na, hindi ko na minsan na feel yung pagiging gutom. Kapag nakakain na ako, tapos hindi ko talaga na feel yung gutom, gano'n. Siguro dahil sanay na yung katawan ko. Although, kahit na nag-1 meal a day ako, nagsasnacks ako in between yun. So, yun. Fasting talaga ang third natin. Ang aking fourth, hinuli ko talaga ito kasi talagang thankful ako dito sa group na ito. No? So,
start ako mag-diet with the help of a friend, si Bea. Hi, Bea! So, ayan. So, siya yung talagang nagsabi sa akin, ate, i-add kita dito sa group na to. So, makakatulong to sa'yo for weight loss. And, in-add niya ako dito sa group na to. Ayan. Low-carb intermittent fasting na group sa Facebook. So, ayan. Hello po sa inyong lahat. And I'm so thankful to all of you, lalo na dun sa mga talagang admin, si Sir Dave. Ayan, hello po. Ayan. Talagang nakatulong sila sa akin. So, to think na 2. something million ha, members dun sa group na yun. And meron pa rin talaga silang time na sumagot sa mga questions nyo, lalo na kapag beginner tulad ako noon. Kung hindi man sila yung mga members dun sa LCIF group, talagang napaka-supportive, and kasi meron doon ng mga pinopost ka, no, ng mga before and after pictures ng mga members. So, kapag talagang nakita mo yung mga pictures na yun, grabe, talagang gaganahan kang mag-diet kasi nai-inspire ka. At the same time, napupush ka talaga nila to strive harder para makamit mo yung goal weight mo. And wala talagang, dahil fini-filter din nila, which is good, fini-filter nila yung mga mean comments nung iba. Hindi naman lahat, pero nung iba, minsan, hindi sila papayag na ma-down ka nung isa sa mga members doon. Talagang napaka-supportive nung group and nung mga tao. So, yun din siguro yung good thing kapag nagda-diet ka. Kailangan mo ng support system. Yung talagang nandyan habang, you know, habang alam yung pinagdadaanan mo or yung goals mo. Ayan. So, ayan. Thank you so much po. Ayan. Kung gusto nyong i-add ko kayo sa group na yun, ayan. PM me. PM me, Stucky. So, ayan. So, ayan. Tapos na tayo sa aking mga ginawa para makapag-lose ng weight. So, recap lang tayo, no? Cut out the carbs. Number 2, work out. Ayan. Number 3, fasting. And number 4 talaga na nakatulong is yung naging diet ko na low-carb intermittent fasting. So, low-carb siya and fasting at the same time. Gusto ko lang ding sabihin na ganyan na talaga siya talaga yata yung pisingi ko. Pumayat ako, pero hindi ko alam bakit nag-stay siya. Sana all nag-stay. Ganyan na po talaga yung pisingi ko. Namamaga po talaga yung face ko. Pero, meron na siya leeg. Anyway, kung napanood mo to and nasa process ka ng pagte-diet, girl, trust me, makukuha mo din yung anong yan, yung goal weight na yan. And sobrang thankful din po talaga ako dun sa mga tao na nagsasabi na na-inspire ko sila mag-diet, na to strive hard. Kasi sabi ko nga, no, na kailangan mo ng malakas na support system and para din talaga sa'yo yan. So, ayun na nga, mga madam. Tapos na naman tayo sa ating vlog for today. Kung gusto niyo ng part 2 sa aking weight loss journey, ayan, comment down below ng mga tanong nyo. And sasagutin natin yan sa ating next vlog. And sana nag-enjoy kayo. And thank you, thank you, thank you. And don't forget to comment, like, share, and subscribe this video kung you enjoyed it. And till our next vlog, mga madam, bye!